Hi guys, good afternoon. So ayan, afternoon shift naman tayo guys sa pagmi-milking natin. Anyways, kumusta po ang lahat? Ay naku, hindi ako nakatulog. Gusto ko sanang matulog kanina, pero parang hindi ako inaantok. Yung ginawa ko, pumunta na lang ako doon sa bahay ng kasamahan namin para maghatid ng mga gulay. So kasi kahapon, nag-ano ako, day off ko. Trinay ko lang na mag part-time doon sa pagsusort ng mga beans. So ayun, dinalahan ko siya ng beans, broccoli at saka Chinese cabbage. So ito yung nakuha ko kahapon doon guys. Bali itong box na to is nanggaling pa doon. Meron akong tatlong malalaking Chinese cabbage kahapon. So yung isa sa kanya, isa sa akin, tsaka yung isa sa pinsan ko. Then, itong mga broccoli, meron akong anim na ganito. So, dalawa sa kanya, dalawa din dito sa akin, ang dalawa sa pinsan ko. And then, itong beans, ang dami kasi nito kahapon. So, nilagay ko na lang siya sa plastic. So, ayan, ilalagay ko yan dyan sa box, tapos idadalhin ko dun sa kanya. Pero, lalagyan ko pa to ng lemon tsaka apple. Na andito din sa ano, sa anong tawag dito, sa aming backyard. Ayan o yung baka natin guys, parating na. So ayan, magsa-start lang akong mag-milking. Uumpisahan ko lang habang naghihintay ako kay Joed. Andoon pa siya sa pinakadulo. Then pagdating niya mamaya, pupunta ako dun sa kapso. So pagpatuloy na lang natin guys mamaya yung usapan natin. Pag nasa kapso na ako, mag-milking na po tayo. Hi guys! Ayan! Afternoon shift na naman tayo ng ating pag-milking. Hihintayin ko lang si Joel kasi andyan siya. Nag-cows in, pero hindi pa tapos. Habang hinihintay natin siya, ay mag-chikahan muna tayo guys. So, but before tayo pumunta talaga sa chikang-chika, please take note ng disclaimer na to. Ayan. So, ayan guys. Hindi po tayo ha affiliated sa kahit anong agency, hiring agency dito sa Australia or sa Pilipinas man. So, yung i-share ko lang na information dito sa inyo is yung information lang na somehow makadagdag sa information na meron kayo. Dahil nga guys, marami talagang nagtatanong sa akin. Nagko-comment sa mga post ko. Nagme-message sa akin sa messenger if how to apply as a dairy farmer dyan sa Australia. Hindi natin masagot isa-isa yung mga katanungan na yan kasi napakarami talaga guys. As in, napakarami. So ito, gumawa ko ng vlog as what I've promised and I hope na makatulong man lang kahit konti yung vlog na to. Diba guys, kapag nag-a-apply tayo ng trabaho, hinahanap talaga ng isang employer na naghahanap ng employee is meron siyang mga qualifications. Kung pasok ka sa qualifications na to, pwedeng-pwede kang makapag-apply dito sa Australia bilang dairy farmer. Ano nga ba yung mga qualifications na yan? Isa sa mga qualifications guys is kailangan ay meron kang educational background related to dairy farming. So yung agriculture, major in animal science, or kung ano-ano pang mga kurso na related sa dairy farming. And aside from that, kailangan meron kang 2 to 5 years na work experience sa dairy farm. So, kailangan yan guys, para mas madali yung pagtanggap dito sa inyo sa Australia is ex-abroad. Yung mga nagtatrabaho sa Japan, sa Saudi Arabia, New Zealand, Canada, na gustong mag-apply dito sa Australia, kapag meron na kayong 2 to 5 years experience and meron kayong educational background,
pwede na kayong mag-apply. Ang tanong, paano naman kapag wala akong educational background, pero meron naman akong work experience as a dairy farmer? So kung meron ka guys na 5 to 7 years na working experience sa isang dairy farm, especially sa abroad, pwedeng-pwede po kayong mag-apply dito kahit wala po kayong educational background. Nakaka-annoy talaga tong mga langaw na to. I'm very, very sorry. May nagtatanong naman po kasi sa akin na graduate na sila ng agriculture and then nakapasa naman sila sa board exam. Pero wala silang experience kung pwede daw ba makapag-apply. I am sorry to say, hindi po talaga pwede or hindi po talaga siguro tatanggapin kasi yung experience po talaga yung importante at hinahanap ng mga employer dito. So guys, this video is only for those na wala talagang idea ha kung paano mag-apply dito as a dairy farmer. So what I am sharing to you is kaunting information lang na pwede nyong idagdag sa kung anumang information mayroon kayo. So ngayon, if nandyan na kayo sa Japan, if nandyan na kayo sa New Zealand or sa Saudi Arabia na nagtatrabaho bilang isang dairy farmer and gusto nyong mag-transfer dito sa Australia, pwede po kayong maghanap ng mga employer dito online na pwede kayong i-hire papunta dito sa Australia. Mas madali po yun kasi ex-abroad na kayo, meron na kayong experience. So maghanap lang kayo kasi... So maghanap lang po kayo ng employer na makapag-process sa inyong application. Pwede naman po yun. And meron naman pong agency dito sa Australia na Filipina po siya or owned by Filipina. Mga Filipina po yan dyan sila, mga kagababayan natin. Na tutulong, pwedeng tumulong sa inyo sa pag-process ng inyong application. Hindi pa ni Joed na ipapasok yung last na baka. Andun pa siya, oh. Ito lang. So, ayun. Sa mga nagtatanong, marami kasi talagang nagtatanong na passport holder sila, mahilig silang mag-alaga ng hayop, ganun. So, guys, I am sorry. Hindi po talaga pwede na ganun lang yung qualifications ninyo. Kailangan po na pasok kayo doon sa qualifications na hinahanap ng isang employer. Ngayon, meron namang nagtanong sa akin, gusto niya na maging student dito sa Australia. So, kukuha siya ng student visa. Mag-aaral siya dito ng agriculture. Pwede yon. Mag-aaral ka dito ng agriculture kasi kapag nag-aaral ka dito ng agriculture under ka ng student visa, merong course dito na nangangailangan na magkaroon ka ng apprentice sa isang dairy farm. And kung wala kang mahanap na dairy farm na pwede mong pag-anhan ng apprentice mo, gawa ng apprenticeship mo, sila yung maghahanap para sa'yo. And yung kagandahan nun is, kapag nagustuhan ka ng employer mo, pwede ka nilang kunin or pwede ka nilang sponsor. Yun yung ginagawa ng iba. Nagsu-student visa sila. Kaso nga lang, kailangan is financially stable ka talaga. Kasi sa pagkuha ng student visa, aside sa napakamahal siya, is limited lang yung oras na kailangan itrabaho mo sa dairy farm. Kailangan lang na mag-minimum ka ng 20 hours per week. Kasi yung punta mo dito is estudyante, hindi trabaho. So yun. Pero as what I've said, mas maganda yun kasi kapag nagustuhan ka ng boss mo, is pwede ka nilang ma-absorb or kunin at saka sponsor para maging permanent resident dito. Yung iba guys, nagtatanong sa akin. So, sabi nila, wala ka namang experience sa dairy farming. Wala ka namang educational background. Bakit ka nakapagtrabaho ka dyan bilang isang dairy farmer? So, yung sa case ko kasi guys, iba naman. Diba, yung asawa ko is the main applicant. So, siya yung merong... educational background, siya yung merong experience sa dairy farming. Siya yung nag-apply dito noon. So, nung pumunta siya dito, nadala niya kaming magpamilya. So, isa yan sa magiging advantage kapag nag-apply ka dito bilang isang dairy farmer na nasa working visa ka, pwede mong madala yung pamilya mo dito.
Ngayon guys, nung andito na ako, ay nabigyan ako ng chance na makapagtrabaho dito sa dairy farm kahit wala akong experience, kahit wala akong educational background, kasi andito na nga ako. So dito na ako kumuha ng aking training. Nag-train lang ako dito sa dairy farm. Ang kagandahan niyan, kahit wala akong experience at itinitrain nga ako dito sa dairy farm ni boss, ay bayad ako sa aking training guys, kahit wala talaga akong alam. So yun yung kagandahan, pwede akong makapagtrabaho sa dairy farm, and yung anak namin is nagtatrabaho din sa dairy farm. Ayan guys, hindi ko na patatagalin yung vlog na to kasi guys, naiinis na talaga ako sa mga langaw na to, as in. So ayan, recap lang, how to apply bilang isang dairy farmer dito sa Australia ay kailangan pasok kayo sa mga qualifications na hinahanap ng isang employer at ng Australian immigration. Ayan. Tsaka nga pala guys, kung sa Pilipinas kayo galing at mag-apply dito or galing kayo sa ibang bansa and then umuwi kayo ng Pilipinas, hey! Para makapag-apply dito, pwede rin naman, kaso yung sa Pilipinas kasi is kailangan mo pang kumuha ng OEC. Tutulungan kayo yan guys ng agency na pag-applyan nyo kung paano nyo yan maiprocess. So, sa mga nagbabalak mag-apply, meron po, marami pong mga agency na pwedeng tumulong sa inyo. But just make sure na legit po yung agency na tutulong po sa inyo para hindi naman po masayang yung pagod nyo at yung pera nyo. So ayan, I hope na kahit papano sa short vlog ko na ito is nakapagbigay rin ako sa inyo ng maliit lang na information pang dagdag sa information na mayroon kayo. So hanggang dito na lang guys. Thank you so much sa lahat ng mga subscribers ko na patuloy po na sumusuporta at nanonood ng aking mga videos. Kung meron pa po kayong mga katanungan, please comment down lang po. And try natin na magawa natin yan ng vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please do subscribe na po. Ayan dyan, mayroong subscribe button dyan. And click the notification button para po mag-notify kayo. Naiinis na talaga ako. Sorry guys ha. Dito lang talaga ako nakapag-film. Meron akong mga vlog na na-film. Pero gusto ko kasi dito ako mag-film sa dairy. So ayan, hanggang dito na lang. Good luck po sa inyong lahat. Sana po ay magkita-kita po tayo lahat dito sa Australia. Bye!